Magandang araw mga kapanalig! Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, click the subscribe button and click the bell bago po natin tuloy itong video ito. Ngayong araw na ito, kakaiba po ang vlog natin sapagkat ito ay medyo formal, medyo informative. Dahil nga po, may mga taong nasa bahay lang. Yung iba ay nanonood ng Netflix, nagti-TikTok. Ang iba, nag-aaral at gustong matuto. So ito pong videong ito para sa mga taong gustong matuto. Kaya, ito ho ay tungkol sa iba't ibang accents, lalo na sa Spanish language. Ano, yung mga taong gustong matuto, paano ba magsalita ng Espanyol? May nag-request po nito sa akin, kaya po, ngayon ay bibigyan ko kayo ng tips kung paano natin pwedeng gayahin ang iba't ibang Spanish accents. At hindi lang Spanish, ano po, iba pang mga languages. So samahan niyo po ako. So unahin po natin ang Mexican. Ang ating tatranslate na phrase ay, "Hello, hi, ako nga pala si Roberto. Ikaw, kumusta ka na?" Talaga? Oh, napakaganda. No? Yun po ang ating tatranslate sa Spanish. Paano ba yun sa Spanish? Una, hola, me llamo Roberto, ¿cómo estás? ¿De verdad? Wow, qué bien. Ano? So, yun yun. Pero gagawin nating Mexican, kaya minsan papalitan natin yung mga salita para maging Mexican at syempre, lalagyan natin ng accent. Ang unang tip para maging Mexican ang ating Spanish, kailangan mukha kang pagod na pagod. Ano? Laging ganyan. Para tayo, matulungan tayo, kukuha tayo ng kahon. No? So imagine natin, ito yon, ito yung kahon para gawin tayong pagod. So ano mangyayari? Magiging ganito yan. Hola, me llamo Roberto. ¿Cómo estás? ¿De veras? Ay, qué padre. So yun po, ano? Naging Mexican na. Anong ginawa natin doon? Una, pinagod natin ang ating sarili para yung Espanyol maging Mexican. Ikalawa, kung napansin nyo, pinalitan natin yung ibang salita. Yung de verdad, na talaga, naging de veras. No? Tapos yung que bien, na wow, ang ganda, naging que padre. Kasi sa Mexico, yun po ang para sabihin nilang, wow, napakaganda, que padre. No? Pero, syempre, hindi yun nagtatapos. Mag-i-insert pa tayo ng mga salita na lagi nilang ginagamit para mas magmukhang Mexican. Parang dito sa atin, ano? Yung mga, oy, pare, kumusta na? Dude, bro, ganyan. Meron mga ini-insert din po ang mga Mexican. Unahin natin yung salitang no manches. Ano yon? Wala lang. So yun ang ini-insert nila, ibig sabihin nun ay parang huwag mo akong mantsahan, literally. Pero wala namang ibig sabihin. Yung parang, oh, huwag mo akong niloloko. Kaya, oh, ikaw ba? Basta, wala namang ibig sabihin. Pero ini-insert nila. At yung salitang way. Ano yun naman yung way? Ito yung parang tall nila. Pare, ito yung literally ox. Pero, ini-insert nila sa mga salita para dude, para cool. Ano? So, ganito na ang mangyayari sa ating phrase. Sabi nga natin, hola, me llamo Roberto. ¿Cómo estás? ¿De verdad? Wow, qué bien. O, no, naging Espanyol na in-insert, mag-i-insert na tayo, magiging Mexican na. Hola, no manches, wey. Me llamo Roberto. ¿Cómo estás? Ay, de veras, qué padre. Salala muna, no? Pero yan, naging Mexican na. So, paano naman po ang Argentinian accent? Pero bago natin gawin yon, sino ba ang ating mga kilalang Argentinian? Narayan si Messi at syempre si Pope Francis. So ang unang tip para maging Argentinian ang ating accent, the SH sound. So, lahat po ng Y sound ng mga Espanyol, ng other Spanish-speaking countries, ginagawa nilang SH pagdating sa Argentina. So, yung phrase na, yo me llamo Roberto, magiging, yo me llamo Roberto. No? So, yun ang una, the SH sound. At para talagang maging Argentinian, ang pinakamahalaga, kailangan i-combine natin ang pagkanta-kanta ng Italian sa Spanish. Kasi nga daw yung Argentinian para huyang Spanish na Italian. Pinagsama. Kaya perfect si Pope Francis na
Argentinian tapos naging Italiano kasi parang pareho lang yung accent nila. So ganito na po yun. Yo, me llamo Roberto. Ano? Parang, lagi nang pataas. Yo, me llamo Roberto. Abuelita, ¿cómo está? Ano? So sabi, grandmother, how are you? Abuelita, ¿cómo está? Napansin nyo yung S na parang nawawala. Naging, está. So yan, ano po, yan ang ating Argentinian. Mahalaga, the SH sound at syempre yung pakanta-kanta. At syempre, the Spanish accent. Ito po yung accent ng mga tao sa Espanya. So, paano natin gagawing Espanyol na Espanyol ang ating accent? Ang ating pong gagamiting phrase ay yung mga salitang hola, pero que haces, déjalo, ya está. Ano? Ibig sabihin po yun, hi, pero anong ginagawa mo? Hayaan mo na yan, tapos na yan. So, ang una pong tip para maging Espanyol na Espanyol ang ating accent, mag-i-insert tayo ng mga salitang pang-Espanya. Ito yung parang way sa Mexico, no? Na ginagamit sa Espanya. Ito yung parang dude, bro. Ito ay yung salitang tío. Tama po, ano? Yung tío, uncle. Pero ito yung parang cool sa kanila. Lalagyan mo ng mga tío, mga salita mo. Hola, tío. ¿Qué tal, tío? No? ¿Qué haces, tío? Yun. Kaya yung ating phrase ay magiging hola, ¿qué haces, tío? Déjalo, ya está. At syempre, sa dulo, lalagyan natin ng no. No? Kasi nga, yun yung nakuha ng ating mga lolo at lola, yung salitang no. Kaya pag tayo nag-explain minsan, laging may no. No? Yan. At ikalawa, syempre, yung pinakamahalaga para magmukha talaga tayong Espanyol ay yung tono. Paano ba yung tono? Yung parang lagi kang may kaaway, nanunubo, parang ganyan. No? So, ganito po ang mangyayari niyan. Hola, pero ¿qué haces, tío? Déjalo, ya está, no? Yan. Ano? May kaaway at parang mangyari yon yung balikat, medyo itataas-taas natin. Kasi nga, yung Italian, may mga kamay silang ganyan. Yung mga Espanyol, medyo sa balikat sila humuhugot eh. Ang next po natin ay ang Portuguese accent. Ito po hindi na Espanyol, pero kung marunong kayong mag-Espanyol, napakadali na ng ating Portuguese accent. Kasi po, ito po yung unang tip, ang Portuguese po ay ang bumigay na Espanyol. Ano? Ano ibig sabihin? Kasi may mga salitang Espanyol na kapag pinalambot mo lamang ang pagkabigkas, magiging Portuguese na. Halimbawa, yung salitang exactamente or exactly sa English. Kapag po yun ay ginawang Portuguese, yun ay magiging exactamente. Ano? Exactamente, exactamente. Yun ang una. Ikalawang tip, syempre, kailangan ay para kang kumakanta ng pataas, ano? Magsimula tayo sa baba, yung ating pitch, tapos si pataas na ng pataas. Yan, ano? So, ganun po magsalita ang mga Portuguese kasi ako yung nakapamuhay sa kanila ng ilang buwan. So, ang ating i-translate ay yung mga salitang, ako nga pala si Roberto, at ganitong-ganitong magsalita ang mga Portuguese. So, sa Portuguese po, ganito po ang translation niya. Yan, nakagit niyo sa inyong screen. So, paano natin yan babasahin in Portuguese. Ganito po. Meu nome é Roberto e os portugueses falam exactamente assim. Ano? So, nagsimula po tayo sa baba. Napansin nyo parang Espanyol na medyo malambot tapos tinas natin ng tinas. Ano? Ulitin ko po. Meu nome é Roberto e os portugueses falam exactamente assim. Yan, ano? So, mula sa baba, pataas ng pataas. Ganun po ang Portuguese. Ang susunod naman po ay ang Indian accent. Ano? Napakadali lang po nito. Ang unang tip para magawa natin yung Indian accent ay ang ating ting ting. That headbang. Kasi yung sa India, meron silang ganito. Madalas nakaganito sila kapag sila ay nagsasalita. Kasi bukod po sa yes at sa no, yan. So meron silang ganyan. The combination of yes or no. Yung po ang una. Dalawa, yung ating tono kailangan parang tumataas bumababa, no? So halimbawa, what are you going to do today, my friend? Ano? So parang tumatalbog-talbog, paikot-ikot. What are you going to, no, my friend? So ganun-ganun lang po. Tapos sasamahan natin ang ulo. So what are you going to do today, my friend? Medyo bilisan natin. So, what are you going to do today, my friend? So, naging Indian na po, ano? So, ganang-ganan lang
At ang pinakahuli, ang Korean accent. So, ngayon po ako nag-aaral ng Korean, mga kapanalig, dahil nanood ako ng Chloe, ano? Yung Crash Landing on You. At ako yung na-curious sa Korean language. So, ngayon, pinag-aralan ko siya. Kaya, bibigyan kayo ng tip paano magiging Korean ng ating accent. Ano? So, ang unang tip, kailangan parang naiinis kayo lagi. Ano? Ano ibig sabihin noon? Paano ba kayo mainis? Ano ba? Ano ba? So, yung ganong tono, ano ba? Ilalagay natin sa, halimbawa ay, how are you? Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. Ano? Annyeong haseyo. Yan, parang Korean na kasi naiinis ka na. O kaya yung thank you. Ano ba yung thank you? Gamsahamnida. So, naiinis ka. Gamsahamnida. Tapos, yung Korean na. So, para mas maging Korean, ang pinaka-technique dyan, yung huling syllable, palalakihin natin. Ano? Halimbawa yung annyeong haseyo, sayo, ano? So, naiinis ka na, pinapalaki mo pa yung syllable. So, ano mangyayari? Annyeong haseyo! Ano? Annyeong haseyo! Tapos, gamnamsira! Yan. So, ano? Korean na tayo. At yan po ang ating Accents 101. So, mga kapanalig, maraming salamat po sa panonood. Kung kayo'y minatunan, good. Ano po? So, wag po kayong makakalimot mag-subscribe sa ating YouTube channel. And don't forget to click the bell para kayo ay laging updated sa ating mga notifications. So, maraming salamat po. Sabi nga ng Portuguese, obrigado. Sabi po ng Espanyol, gracias. At sabi ng Koreano, gamnamsira. So, wag po kayong makakalimot mag-subscribe. Till next vlog. Salamat po.